Nagbabalak ka bang pumasok sa mundo ng pagbibisikleta pero nag-aalinlangan ka dahil sa mga ilang dahilan na alam mo? Yan ang pag-usapan natin. Good day mga kasikad. Welcome to another episode of... Alright mga kasikad, welcome back sa episode na ito. Naglista tayo ng ilan sa mga maaaring dahilan kung bakit nag-aalinlangan ka na pumasok sa mundo ng pagbibisikleta. Isa sa pinakadahilan mga kasikad na nakikita ko sa listahang ito kung bakit nag-aalinlangan ang ilan na bumili o bumuo ng kanilang bisikleta ay ang halaga ng pera nag-uugulin upang mabuo o makabili ng bagong bisikleta. Sa katunayan mga kasikad, may mga budget bikes na mabibili ngayon sa market natin na nagmumula 10,000, 15,000, 20,000, na kayang-kaya pa naman siguro ng budget natin. Meron namang mga bikes na 20,000, 30,000 or 40,000 pero ang mga parts at piyesa nito ay selected na at mula sa mga kilala na mga brands ng bike components sa market. Kasi alam nyo mga kasikad, ang pagbuo o pagbili ng bisikleta ay ibabatay natin sa kaya ng ating budget na hindi naman na masasakripisyo ang ilan na mga pangangailangan natin sa pamilya o kaya para sa sarili natin. Hindi naman natin na kailangan ng napakamahal na bisikleta upang magsimula sa mundong ito. Kung dumating man ang panahon na nag-i-enjoy ka na sa pagbibisikleta mo, maaaring makaisip ka na na mag-upgrade ng iyong mga piyesa sa bisikleta na ginagamit mo. Pero nakapadepende pa rin yun, sabi ko nga, nakadepende pa rin yun mga kasikad kung ano ang klase ng budget na mayroon tayo na hindi pa rin masasakripisyo ang pangangailangan natin at ng pamilya. Kung sa tingin naman natin mga kasikad ay hindi pa kaya ng ating budget ang plano nating pagbili o pagbuo ng bisikleta, ay maaari naman tayong bumili ng papira-piraso. Kumbaga, bibili tayo ng mga pyesa-pyesa lang. Pero, kinakailangan siguraduhin natin na ang binibili nating pyesa ay magkakatugma. Ang pinag-uusapan kasi natin dito mga kasikad ay ang compatibility ng bawat pyesa na binibili natin. Kasi kung bibili tayo ng paisa-isa at hindi natin sinisigurado na compatible ang bawat isang piyesang nabili natin ay maaari talagang mapagastos tayo. Sa katunayan nga, ang bisikleta ko ngayon ay nabuo ko pa isa-isa. Bumibili ako ng piyesa ng pa isa-isa. Kasi yun lang ang kaya ng budget ko after 15 years na naisip ko na bumalik muli sa pagbibisikleta from GT Avalanche 26er 3.0 15 years ago ay bumuo ako ngayon ng 27.5 na Cole Veleno NX na bisikleta. Ang kasunod na dahilan mga kasikad ay ang paniniwala ng iba na ang pagbibisikleta daw ay napakadelikado. Opo, maaaring maging delikado ang pagbibisikleta kung hindi mo alam ang mga basic bike handling techniques, basic hand signals, at mga proper gear at outfit na kinakailangang gamitin sa pagbibisikleta. Sa katunayan nga mga kasikad, base sa mga pag-aaral, ang pagbibisikleta ay isa sa pinaka-safe na paraan ng transportasyon sa mundo. Kinakailangan lamang, sabi ko nga, na kailangan nating malaman ang mga basic skills na ito sa pag-handle ng bisikleta. Ang kaligtasan natin mga kasikad sa pagbibisikleta ay nakasalalay pa rin sa atin. Hindi natin kailangan sumubok ng ilang cycling discipline na hindi naman natin kaya at wala tayong karanasan tungkol dito. Halimbawa na lamang ay ang enduro o kaya ang mga downhill ay napakadelikadong discipline talaga sa pagbibisikleta kung wala tayong kaalaman at experience sa mga bagay na ito. Sunod na tanong mga kasikad, kailangan ba natin ng napakalakas na katawan at resistensya upang pumasok sa pagbibisikleta? Alam nyo mga kasikad, ang pagbabike ay is a self-paced activity. Hindi natin kailangan pursahin ang sarili natin upang sagarin at tayo naman ang magsasuffer sa huli. Habang tumatagal mga kasikad, halimbawa araw-araw o linggo-linggo na tayo na lumalabas upang magbisikleta, ay maaaring ma-develop din ang ating resistensya at lakas. Pero sabi ko nga, nakadepende pa rin ang pagbibisikleta natin sa kung hanggang saan ang kaya lang natin. Huwag nating pupersahin ang sarili.
isa pang dahilan, mga kasikad, kung bakit nag-aalinlangan ang iba, kasi naririnig ko ito sa ibang mga kaibigan natin, na ang outfit daw ng biking ay medyo hindi flattering. Kung naiilang ka, kasikad, na magsuot ng mahigpit na jersey at mga cycling shorts, ay may mga ibang option naman na maaari kang gawin. May ibang outfit na maaaring mabili sa market, yung mga maluluwag na cycling jerseys, long sleeve cycling jerseys, at saka mga shorts. Sa katunayan, mga kasikad, hindi man naman namimili kung ano ang dapat na suotin sa pagbibisikleta. Nasa sa atin pa rin yun kung saan tayo komportable, eh di yun ang isuot natin sa pagbibisikleta natin. Hindi tayo kinakailangang makipagsabayan sa iba na tayo ay naiilang naman sa suot natin. Kumbaga, kung ano ang komportable para sa atin, yun ang dapat nating gawin. Sa kabaylaan ng usaping ito sa tamang biking outfit, mga kasikad, ang pinaka-importante sa lahat na huwag nating kakalimutan ay ang pagsusuot ng helmet. Ito ang pinaka-number one. Kahit ano paman ang suot mo, kahit ano paman ang kulang mo sa pagbibisikleta mo, kinakailangang mayroon kang helmet. Sunod na dahilan, mga kasikad, kung bakit nag-aalinlangan tayo ay dahil takot tayo sa init ng araw at takot tayong mabasa sa ulan. Huwag tayong matatakot, mga kasikad, sa init ng araw o sa ulan man. Subukan lang natin, malay mo, mag-enjoy tayo habang nagbibisikleta at naliligo sa ulan. At malay mo din, pagdating ng araw ay nasisihang ka na sa kulay ng balat mo. Ang pinaka-importante rito, kasikad, ay nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Alright, mga kasikad, tapos na tayo sa unang limang dahilan. Lumako naman tayo sa pang-anim. Alam kong naniniwala ang iba at nag-aalinlangan dahil sa pang-anim na dahilan na ito. Ano ba ito? Naniniwala kasi ang iba na hindi komportable ang umupo at sumakay sa bisikleta. Na kung tutuusin ay totoo naman. Lalong-lalo na po, mga kasikad, sa mga nagsisimula pa lamang ay maaaring baka ramdam ng mga pananakit ng katawan o kaya na tinatawag natin na saddle sore. Ano ba ang mga dahilan nito? Maaari ang bisikleta na inyong nabili ay hindi tama sa basic bike fitting ng inyong katawan. Kinakailangan lamang, mga kasikad, na sa pagbuo o pagbili natin ng bisikleta natin ay kinakailangang tama ang sukat ng size ng frame para sa atin. May mag 26 sir man yan, 27.5 o 29er man ang bisikleta na balak mong buuin o bilhin, kinakailangan lamang na ang sukat nito ay naaayon sa atin. May tinatawag tayong small, medium at saka large size na frames. Ano nga ba, mga kasikad, ang bike sizes na ito? Base sa aking karanasan at sa mga aking nababasa at napapanood, ang kinakailangang bike size para sa height na 5'4 pababa ay kinakailangang small size na frame. Para naman sa mga 5'5 hanggang 5'8 o 5'9, kinakailangang ang bike frame size naman ay kinakailangang medium. Kung tataas ka naman sa height na iyan na 5'8 hanggang 6, kinakailangang ang bike frame size mo naman ay large. Tungkol naman, mga kasikad, sa comfort ng bike saddle natin, iba-iba ang posisyon po ng ating bike saddle. Trial and error po ang paggamit po ng bike saddle. May tinatawag po tayo na tilt up na position, may tinatawag din po tayo na tilt down, mayroon din pong push forward at push backward. At sabi ko nga po, trial and error, sa bawat rides natin ay pakiramdaman natin kung ano bang posisyon ang komportable para sa atin. At di magtatagal ay makukuha din natin kung ano ang pinakakomportableng posisyon na nababagay para sa atin. Isa pang dahilan, mga kasikad, lalong-lalo na yung mga nagbabalak na mag-bike tour, ay ang dahilan na maaari talagang dumating tayo sa lugar na pagtatrabahuhan natin na naliligo sa pawis o kaya napakainit ng pakiramdam. Maaaring totoo po ito dahil kinakailangan nating mag-exert ng effort sa pagpipidal upang makarating sa trabaho natin. Pero may alam din po ako na maaaring solusyon para rito. Ano po ito? Maglaan po tayo ng tamang budget ng panahon ng pag-alis sa ating tinitirahan papunta sa ating trabaho. Kasi kung limitado lamang ang oras na gugugulin natin sa biyahe mula bahay hanggang sa ating trabaho, ay maaaring nagmamadali tayo at maaari tayong mag-exert ng mas maraming effort
upang makarating ng maaga o kaya hindi ma-late sa trabaho. Pero kung maglalaan tayo ng mas mahaba-habang oras para sa biyahe natin, ay mai-enjoy pa natin ang ating ride papunta sa trabaho at hindi tayo magmamadali at makakaiwas rin tayo mga kasikad sa mga anumang aberya o aksidente na huwag naman sanang mangyari sa atin. Kasi ang pagmamadali minsan ay nawawala tayo sa focus. Pumunta na tayo mga kasikad sa panghuli sa aking listahan. Ito po ay para sa mga kasikad nating kababaihan na nag-aalinlangan na pumasok sa mundo ng pagbibisikleta. Hindi po totoo na ang pagbibisikleta ay para sa kalalakihan lamang. Ito po ay para sa lahat. Sa katunayan, napakarami po ang nahihilig ngayon na magbisikleta, bata, babae, lalaki o matanda man, para po sa lahat ang pagbibisikleta. Sa katunayan mga kasikad, napakarami ng mga babae ngayon na nagbabike to work, lalong-lalo na sa Kamaynilaan. Maski sa probinsya, dito nga sa Bicol, ay marami rin akong nakikita ang mga kababaihan na nahihilig na rin na magbisikleta. Bike to work man yan or for leisure. Welcome po ang lahat. Wala pong pinipiling kasarian ang pagbibisikleta. As long as na nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Hanggang sa susunod na episode mga kasikad, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa panahong ito. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Sikat na.